Isang magandang araw po sa inyo, sa mga nanonood. Ngayon po ay bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay yumuko para sa isang panalangin. Amang banal, dakila ka sa lahat, pinupupuri ang kayong oras nito, Ama. Kami po'y nagagalak na kung saan kami po'y magkakaroon ng programa sa inyo, Ama. Kaya po sa oras nito, bigyan niyo po kami ng magagandang tinig upang papurihan ka sa pamamagitan ng pag-awit. At yun lamang po ang aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang pag-aawitan, ating awitin ang A Merry Heart and then Tagalog after ng English. Para po sa ating opening song, atin pong awitin ang Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mapagpala ka po sa lahat, marami pong salamat po Ama sa oras na ito, sa pagkakataon na inyong binigay sa amin na makinig muli ng inyong salita. Maraming salamat Ama na sa in spite sa kabila ng aming kabisihan, binigyan niyo po kami ng pagkakataon ito nang sa gayon amin pong mapakinggan ang inyong mensahe. At nawa Ama, dinadalangin ko ang magsasalita sa ngayong oras na ito, si Brother Danmar Polancos, naway bigyan niyo po siya ng espesyal makalangit na katalinuhan nang sa gayon kanya pong maipahayag ang inyong mensahe sa oras na ito. At itong mensahe na ito ay magbibigay sa amin ng pag-asa na sa kabila ng aming kahirapan na naranasan, sa kabila ng mga pagkakasakit, magkakaroon po kami ng pag-asa dahil Ikaw po ang Diyos na nagbigay nito sa amin. At sa pamagitan ng iyong banal na salita, ito ay aming matanto at ito ay aming mapag-aralan. Maraming salamat Ama sa pakinig sa aming mga panalangin. Ito po ay aming samatalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, na siyang sumusubaybay po sa amin via live stream. Malaki pong pribilehiyo ang pinagkaloob po sa atin ng Panginoon na ati pong nagagamit ang teknolohiya upang sa gayon ay makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Kanya. At marahil marami po tayo mga pagsubok na pinagdadaanan po sa panahong ito, ay hindi po tayo dapat malungbay dahil alam po natin na may Panginoon po na siyang gumagabay po sa ating buhay. Amen po ba? Yan. Bago po tayo makarinig ng mensahe na ipagkakalob po sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid na si Brother Danmar Polancos, makakarinig po tayo ng tanging bilang na magmumula po sa ating kapatid. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kainan lalamig, wala kang malapitan. Para ba ang daigdig sa iyo ipinapasan? Alalahanin mo sana. Pagsubok at lumbay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Purihin po ang ating Panginoon sa napakagandang mensahe po ng awit na gaya nga po ng sinasabi ng, sa mensahe ng awit, mga kapatid,
na ang Panginoon ay napakatapat, na kahit sa kabila na tayo ay hindi tapat, hindi pa rin mababawasan ang katapatan ng Diyos sa atin. Maraming salamat sapagkat ang Panginoon na kahit sa kabila na tayo po ay nakakaranas ng mga kalamidad at mga viruses na ating nangyayari sa ating mundo, ay tunay pa rin na ang Diyos ay hindi po tayo iiwanan. At bago po tayo magpapatuloy sa ating pong mensahe, mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat ng tahanan ay sa kataas-taasan ng langit, lubos pong nagpapasalamat ang iyong bayan o Diyos sapagkat gaya nga po ng awit, Panginoon, na ikaw po ay naging tapat sa amin at hindi mo po kami iiwanan at pinapabayaan. Aming dalangin po, O Diyos, sa amin nawang pong pag-aaral ng inyo pong salita. Mari po ba, O Diyos, na bigyan kami ng karunungan, bigyan kami ng kaalaman at lalong higit sa lahat ay bigyan niyo po kami ng pagkaunawa nang sa gayon ay maunawaan po namin at maintindihan kung ano po ang nais po niyo pong sabihin sa mga oras nito. Ito po ang aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Sa araw po na ito ay ang ating pong mensahe na mayroon pong paksang kamatayan kaysa buhay. Na kung sa Ingles po ay death is better than life. Bakit po kaya isinulat ito ng isang mangangaral na ang pangalan ay si Haring Solomon? Bakit kaya na sinasabi niya na mas mabuti para po ang mamatay kaysa tayo po ay mabuhay? Ang ating pong paksa na ating pong pag-aaralan ay makikita lamang po ito sa aklat ng Ecclesiastes. Magsisimula tayo sa chapter 7 verse 1 hanggang 4. Yan, napakaikli lamang po ng ating pong mensahe ngayon. Ang ating pong key text po matatagpuan sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7 verse 1 hanggang 4. Ano po ang sinasabi sa talatang 1 na ayon po sa banal po na kasulatan? Yan. Ang sabi po dito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7 verse 1, ganito po ang sinasabi po ng ni Haring Solomon. Ganito ang sabi niya, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Bakit po sinasabi ni Haring Solomon na ang sabi dito, yung salitang ungwento o sa ibang salin ng Tagalog ay tinatawag po itong pabango. Bakit po kaya sinasabi ni Haring Solomon na ang mabuting pangalan ay mas maigi o mas mahalaga kaysa mamahaling pabango? Noong unang panahon po, mga kapatid, ay sa pag-aaral po ng banal na kasulatan, makikita po natin na noong unang panahon, ang pabango ay isang napakamahalagang bagay. Isang bagay na, di ba po, kapag sa panahon natin ay malalaman natin kung ano yung antas ng isang tao ay nakabatay po minsan kung ano po yung pabango niya. Di ba? Madalas po ay, naalala ko ay nung high school ako, ang pinakapabango na ginagamit madalas ay yung baby cologne. Tapos ano pa ba yung mga pabango? 'Di ba meron pa yung may bench pa yon at ano pa ba 'yan? 'Di ba? At marami pa, at meron pa yung kapag malaman mo na kapag mayayamanin yung kanyang pabango ay kapag yung kakaiba yung amoy, yung sobrang bango, ibig sabihin imported, galing po sa ibang bansa. Noong unang panahon po pala, gaano ba kalaga ang pabango? Sapagkat noong unang panahon, ang mga tao o mga Hudyo o mga Israelita noong panahon na yon, ay ang pabango po ay ginagamit hindi para sa mga buhay, kundi ginagamit nila para sa mga patay. At ang sabi pa dito, kung ating pong maalala ang kwento po ng sa panahon ni Jesus Christ, na nung itong si Maria na Magdalena ay ito'y nahuli sa pagkakasalang pangangalunya, nung siya po ay pinatawad ng Panginoon
ang ginawa niya po dahil sa kanyang kagalakan, dahil sa kanyang tuwa na siya ay pinatawad ng Diyos, ang kanyang ginawa ay siya ay nagdala ng mamahaling pabango. At ang ginawa niya, mga kapatid, ay binasag niya ito at ipinahid o ipinunas sa paanan ng Panginoon. Atin pong naalala sa kwento pong iyon na itong si Judas na yung pong nagkanulo kay Jesus, ang sabi niya ay, bakit mo sinayang itong pabangong ito? Ay napakamahal, napakahalaga nito. Ay kung sana ipinagbili na lamang ito ay mas, at ipinagbigay sa mga dukha, ay marami sanang matutulungan. Makikita po natin, mga kapatid, na kapag gumagamit sila ng pabango, ay hindi ibig sabihin ginagamit para sa buhay, kundi inihahanda po nila ang pabango nung unang panahon para sa ating pong kamatayan. Bakit po, mga kapatid? Kasi nung panahon ay hindi pa siguro uso yung formalin. Diba? Kapag may, sa panahon natin, kapag may namatay, ang ginagamit po ay formalin o para hindi po bumaho ang isang bagay, ay kailangan po lagyan ng formalin para hindi po maging mabaho. Tama po ba? Kaya dito sa panahon ni Haring Solomon, sa panahon ni Haring Solomon, mga kapatid, ang pabango ay napaka-mahalaga, napaka-importante. Pero ano po ang sinasabi ni Haring Solomon? Ang sabi niya po dito, mga kapatid, sabi ito, ang ating pong pansinin, yan. Sabi po dito, ang mabuting, ulitin po natin, sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7 verse 1, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento o pabango, at ang karawan ng kamatayan kaysa karawan ng kapanganakan. Dito sa panahon ni Haring Solomon, mga kapatid, ang pabango ay parabang kung katumbas ngayon ay 1,000,000. Kung atin pong papansinin, napakamahal talaga ng perfume na ito. Itong pabango na ito kasi ito po ay ginagamit para po sa kamatayan ng tao. Pero ang sabi ni Haring Solomon, ang mabuting pangalan. Sabi ni Haring Solomon, mas mabuti na o mas maganda na meron kang malinis o mabuting pangalan kaysa ikaw ay magiging mamahalin man yung pabango mo. Bakit? Kasi kapag patay na po ang isang tao, mga kapatid, ano po yung naaalala sa atin? Halimbawa, gaano ba kahalaga ang meron po tayong malinis o may mabuting pangalan? Halimbawa, kapag atin pong narinig ang pangalang Hitler, ano po yung napapansin niyo po, mga kapatid? Ano yung unang impresyon niyo po? Ano po yun? Ang sabi po ay mamamatay tao. Ang iba naman ay diktador. Kapag marinig po natin ang pangalan na Jose Rizal, ano po yung unang naiisip natin? Bayani, tama po, bayani. Kapag narinig po natin ang pangalan na Duterte, ano po yung unang naiisip natin? Presidente, ano pa po? Diba, may kinalaman sa droga, sa drugs. Diba? Ibig sabihin, gaano ba kahalaga ang may mabuting pangalan? Kasi, ang sinasabi dito, sa talatang ito, ang sabi dito ay, at ang karawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Ang sabi dito ni Haring Solomon, mas mabuti pa raw po ang araw ng kamatayan natin kaysa sa araw ng kapanganakan. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa mundo po natin ay ang madalas ang sineselebrate natin ay hindi po yung kaarawan ng kamatayan ng isang tao, kundi ito po ay kaarawan ng kapanganakan. Diba? Pag nagbo-birthday po tayo, ano po ang ginagawa natin? Tayong lahat ay naghahanda, nagsasaya. Pero kapag may namatay sa isa sa pamilya natin, ano po ang ating pong ginagawa? Tayo ba'y nagsasaya? Hindi. Tayo po ay nagluluksa. Pero pansinin po natin, mga kapatid. Alam niyo po, ang aking napansin, kung nais niyo pong makakita ng pinaka the best na actor at mga actress, alam niyo po, mga kamagandang puntahan, pumunta po tayo sa may lamay. Lamay po ba yung tawag po doon? No? Yung sa may funeral.
Alam niyo po mga kapatid, kapag pumunta ka doon sa may Lamay, makikita mo doon, nung buhay pa yung namatay, ay hindi naman inaalagaan. At nakikita natin na kapag nung buhay pa yung namatay, ay hindi naman nagsasabi ng, Nay, Tay, mahal kita. Tay, di ba? Na maririnig natin yung mga magagandang salita, yung mga mabubulaklak na salita, may paiyak-iyak pa. Pero alam niyo po mga kapatid, bakit sinabi ni Haring Solomon, mas maigi ang kamatayan kaysa araw ng kapanganakan? Sinasabi ni Haring Solomon, sa buong buhay niya mga kapatid, mula nang siya po ay sa kanyang kabataan hanggang siya po ay tumanda, ang sabi niya sa kanyang sulat sa aklat ng Ecclesiastes chapter 1, pag binasa mo na natin ang chapter 1, ang sabi niya, ito yung naging konklusyon niya sa nangyayari sa mundo at sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Ang sabi niya, walang kabuluhan ng walang kabuluhan, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Bakit po niya sinabi iyon mga kapatid? Sapagkat ang buhay ay paulit-ulit lamang nangyayari. May ipinapanganak at mayroon ding namamatay. Pero pansinin po natin mga kapatid, ating balikan ang itong talatang ito. Ang sabi dito, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa malagang ungwento at ang karawan ng kamatayan kaysa sa kaarawan ng kapanganakan. Ipinapaalala ni Haring Solomon na kapag namatay ang isang tao, doon lamang natin nakikita kung gaano kahalaga tayo. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang isang mabuting tao ay namatay, ano madalas ang naririnig natin sa Lamay? Di ba? Madalas naririnig natin ay, sayang naman itong taong ito. Napakabait pa naman sana. Eh bakit siya namatay? Pero kapag masama, kapag ang isang tao ay salot sa lipunan, ano ang madalas na naririnig natin kapag meron pong namatay? Ang sabi, buti nga sa'yo. Di ba? Madalas mga kapatid. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, ipinapaalala sa atin na ang sabi dito, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa malagang ungwento at ang karawan ng kamatayan kaysa karawan ng kapanganakan. Pinapaalala sa atin ni Haring Solomon, hanggat tayo'y nabubuhay, ano ang ating ginagawa? Di bali ng pinanganak tayong mahirap. Hindi natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap, pero kasalanan natin na mamatay tayo na mahirap. Bakit po mga kapatid? Sapagkat wala po tayong ginagawa. Kahit mayaman ka man o mahirap ka mga kapatid, ang mabuting pangalan ay mas pinaka-importante. Mayaman ka nga, gwapo ka nga, matalino ka nga, halimbawa, ang pangalan ko po ay Danmar. Tapos may karugtong Danmar na magnanakaw. Maganda po kaya yun. Kahit napakaganda ng pangalan ko, ngunit meron namang karugtong ay nagiging pangit. Kasi ang pangalan po mga kapatid, kaya siya napakahalaga sapagkat ang pangalan ay nagpapakilala kung ano ang karakter natin. Kung ano yung katauhan natin. Kaya napakahalaga na tayo dapat mga kapatid ay meron pong dignidad. Meron po tayong dangal. Ang sabi na, di bali ng mahirap basta hindi tayo nagnanakaw. Di bali ng naghihirap tayo pero kahit na tayo ay mahirap pero tayo nagtatapat sa Diyos. Kaya ang sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2, ganito po ang sinasabi sa verse 2. Ang sabi ni Haring Solomon ay, maigi pa ang pasabay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. Ano daw po ang sinasabi ni Haring Solomon? Sabi niya, mas mabuti pa na pumunta ka sa mga bahay na nag-iiyakan. Hindi yung bahay na nagsasayahan. Pero ano po madalas ang ating pong pinipili? Madalas ang ating pinipili, pupunta tayo doon kung saan mayroong nagsasaya. Kasi
kapag tayo dyan ay pupunta sa mga nagiiyakan, yung mga malungkutin, para bang tayo po ay mahahawa din, nagiging malungkot, tapos nagiiyakan pa. Pero ang sabi po ni Haring Solomon, pansinin po natin at ating pong iintindihin at uunawain ang kanya pong sinalita. Bakit po kaya niya ito'y sinalita? Sabi ni Haring Solomon, maigi pa ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan. Bakit kaya mga kapatid? Sabi dito, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. Ang sabi ni Haring Solomon, mas mabuti pa raw ang pumunta sa bahay na mayroong namatayan, sa bahay na nag-iiyakan kaysa sa bahay na puro mga kasayahan. Bakit po mga kapatid? Pansinin po natin, alam niyo po mga kapatid, sa pag-aaral ko ng Biblia at sa pagbabasa, sa halos sa lahat na binabasa ko, itong talatang ito ang medyo nahirapan ako noon. At hindi ko maintindihan kung bakit kaya sinabi ito ni Haring Solomon. Pero alam niyo po mga kapatid, napakagaling at nakakatuwa sapagkat tunay nga po na napakatalino ng Diyos na ibinigay niya ito kay Haring Solomon. Ano kaya ang kahulugan ng sinasalita ni Haring Solomon dito? Ang sabi niya, sa madaling sabi mga kapatid, kapag pala ang isang tao na pumupunta sa mga bahay na mayroong pong namatayan, di ba, tayo po ay natututong magpapakumbaba. Habang tayo ay tumitingin sa isang tao na namatay, naalala natin kung gaano kahalaga ang buhay. Naalala natin na ang buhay ay napakaikli lamang. Ang buhay ay napaka hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ipinapakita ni Haring Solomon dito, ang sabi niya, mas mabuti na o maigi ang pasabahay ng tangisan na pupunta tayo sa bahay na may nagluluksa kaysa bahay ng may nagkakasayahan. Bakit po mga kapatid? Kapag madalas tayo ay pumupunta, halimbawa sa may mga piyesta, may birthdayan, kasalan o something na event o anniversary na napakasaya, o mga Christmas party, o ano man yung kasayahan na yan, madalas ay tayo ay nakakalimot. Nakakalimot kung gaano kahalaga ang buhay. Nakakalimot tayo na parabang dahil sa sobrang kasayahan natin minsan, ay nakakalimot tayo sa pagtawag natin sa ating Panginoon. Minsan nakakalimot tayo kung ano ba talaga ang pinakamahalagang bagay. Kaya ang sabi dito ni Haring Solomon, kapag tayo po ay kapag pupunta po tayo sa tahanan na may namatayan, maalala natin kung gaano kahalaga yung buhay ng taong ito. Kung gaano kahalaga yung buhay natin. At maalala natin, ano ba ang nagawa ko? Ano ba ang gagawin ko? Ano pa ang gagawin ko habang ako'y nabubuhay? Magtatapat ba ako sa Diyos? O maglilingkod pa ba ako sa Diyos? O ako ay magpapakasasa na lamang sa aking trabaho o sa lahat ng mga bagay o gusto kong magpakasaya. Pero alam niyo po mga kapatid, ipinapaalala sa atin ni Haring Solomon na kapag tayo po ay nakakapunta sa bahay na meron pong nagtatangisan o umiiyak o nagluluksa dahil sa nawalan nila na mahal sa buhay, ipinapaalala na sa atin ng Diyos na dapat tayo ay magpakumbaba. Sapagkat ang buhay natin ay napaka maikli lamang. Kaya ang sabi dito, kapag atin pong na-realize na ang buhay ay napakaikli, ang sabi po, tingnan po natin ulit sa verse 2. Sabi dito, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao, alam natin na tayong lahat ay mamamatay, pero hindi nga lang natin alam kung kailan ito. Kaya sabi ni Haring Solomon, kapag tayo pumupunta sa may mga namatayan, maalala natin na ang buhay ko rin pala ay napakaikli. Sabi dito, at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. Diba po mga kapatid, kapag mga kaibigan, kapag tayo po ay nakapunta o may namatayan tayo mga kapatid, naalala natin kung kaano kahalaga ang taong ito. Diba po? Naaalala na nakikita natin ang halaga ng isang bagay o halaga ng isang tao kapag wala na. Minsan po mga kapatid ay huli ang pagsisisi.
Kaya ang sabi dito sa verse 3, ganito po ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 3. Kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa. Pansinin niyo po, parang baliktad, para silang nagko-contradict. Sabi ni Haring Solomon, kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa. Sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Bakit po kaya ating pong unawain, mga kapatid? Ang sabi nyo, kapanglawan, ibig sabihin, sa mababaw na salin ay kalungkutan. Kalungkutan ay maigi kaysa pagtawa. Sino po ba ang ayaw pong magtumawa? Lahat po tayo gustong tumawa at gustong sumaya. Pero bakit sinasabi ni Haring Solomon, ito po ang hindi ko po naunawaan noon, pero alam nyo po, mga kapatid, napakaganda ng mensahe na sinasabi niya. Na ang sabi dito, kapag tayo po ay nakita natin na may isang tao na namatay, na tayo po ay nagiging malungkot, ipinapalala, ano ba ang ginagawa natin? Alam niyo po, mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Ewan ko lang po kung kayo po isasang-ayon. Sa isang pamilya, nagkakaroon lamang po ng reunion kapag may namatay na. Agree po ba kayo doon? Alam niyo po, mga kapatid, ay umagree man kayo o hindi, napapansin po natin yan at makikita natin yan. Ranas ko po yan, mga kapatid. Alam niyo po yung kapag ang tagal-tagal na hindi mo nakita yung mahal mo sa buhay, yung kamag-anak mo. Tapos, kung kailan patay na, ay doon lang tayo bibisita. Alam niyo po, mga kapatid, napakalungkot. Napakalungkot. Kailangan pa ba na may mamatay? Kailangan pa ba na may mawala para makita mo ang halaga ng isang tao? Para makita mo kung gaano siya ka-importante sa'yo? Ang huwag nawa pong mangyari, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, ang kalungkutan o kapanglawan ay maigi sa pagtawa. Sapagkat sa kapanglawan, kapag tayo po ay nalulungkot, yung kapanglawan, kapag ang mukha natin ay nagiging malungkot, ang sabi dito ay sumasaya ang puso. Bakit kaya, mga kapatid? Kasi kapag may namatayan, nalulungkot tayo. Ay, para ka ng balon niya kapag ikaw ay natatawa, pag ikaw ay pupunta sa may lamay. Diba madalas tayo ay nalulungkot? Hindi tayo masaya sapagkat may nawalang mahalagang tao sa atin. Tayo ay nagiging malungkot. Tunay po iyon sapagkat tayo po ay ginawa ng Diyos na bilang tao na may damdamin. Tayo ay malulungkot at marami tayong mga bagay na naiisip. Marami tayong mga bagay na naaalala. At sa kabila ng kalungkutan, mga kapatid, ay tayo ay binibigyan ng Diyos ng kasayahan ng ating puso. Sapagkat minsan na kahit gaano katigas ang puso mo, minsan kapag may namatayan, naalala mo na meron ka palang pagkukulang. Meron ka palang pagkakamali. At doon mo ma-realize na kailangan pa ba na may mamatay sa mahal mo sa buhay bago kayo magpakitaan ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya ang aking dalangin, mga kapatid, sa huling talatang ito, ang sabi dito ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes 7 verse 4, itong huling talata na ating pag-aralan, ang sabi ni Haring Solomon, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Bakit po sinasabi ni Haring Solomon na ang puso ng matalino o yung pantas sa mababaw na salita ng Tagalog ay matalino, ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan? Sino po ba ang may gusto po na palaging pumunta sa may pagluluksa, sa sementeryo o sa may lamay? Madalas ang gusto natin ay doon tayo sa masaya. Doon tayo sa lugar na kung saan tayo ay magiging masaya at nakakalimutan natin ang problema. Pero ang sabi ni Haring Solomon, ang matalinong tao, ang puso ng matalinong tao, ang sabi niya ay nasa bahay ng tangisan o nag-iiyakan. Ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan.
ipinapaalala sa atin mga kapatid, alam niyo po ang pinakamagandang aral sa atin, ang lesson learned na matutunan natin kapag tayo po ay pumupunta sa may mga taong nagluluksa o mayroon pong namatayan, una nating maalala, ang buhay ay napakaikli lamang. Pangalawa, tayo'y binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ng ikalawang buhay. Pangatlo, binibigyan tayo ng Diyos at tinuturoan tayo ng Diyos na habang tayo ay nabubuhay, kung ang iyong nanay, kung ang iyong tatay, ay hindi mo pa nasabihan, ma, pa, mahal kita. O hindi mo pa ipinakita sa kanila yung pag-aaruga o yung pagtulong o yung pagmamahal mo sa kanila. Ito ang tanong ko po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Kailan mo pa ba sasabihin ito sa kanila? Kapag patay na sila? O kaya kayo po ay nagkaroon po ng sama ng loob sa isa't isa? Kailan ka pa ba hihingi ng kapatawaran? O pag merong nakapanakit sa'yo, kailan mo pa ba sila patatawarin kapag patay na sila? Alam niyo po mga kapatid, masakit man na aminin, minsan ang hirap po ipadama ang ating pong pagmamahal, ipadama ang ating pag-aaruga, o tayo humingi ng kapatawaran o magpatawad sa isang tao, minsan po ay nare-realize lang natin kung gaano kahalaga ang isang tao kapag patay na. Pero ang aking panalangin mga kapatid, na dapat habang sila po ay nabubuhay, maari na sa pagkatapos po ng aking pong pagsasalita sa mga oras nito, mamaya po pwede niyo po silang tawagan. Kung sila po inyong katabi o kung sila po ay medyo malapit lang at kayo niyo silang puntahan. Kung nandyan po ang iyong magulang sa mga kabataan, ito ang aking panawagan. Kailan ang huli mo na sinabi sa iyong magulang, sa iyong nanay, sa iyong tatay, ma, pa, mahal kita? Sa mga nanay at sa mga tatay, kailan po ang huli na sinabi niyo po ang salitang ito sa inyong mga anak? Anak, mahal kita. Kailan po yun, mga magulang? Kung kayo po, mga kapatid, mga kaibigan, ay meron pong mga hinanakit sa inyong kapwa, kailan niyo po sila patatawarin? Kapag patay na? Alam niyo po mga kapatid, gaya ng nasusulat sa banal na kasulatan, kapag ang isang tao pag namatay na, kahit umiyak ka pa dyan, kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi ka na maririnig niyan. Subukan niyo po yung halimbawa, yung patay na aso, tawagin niyo sa pangalan, maririnig kaya niya yon? Hindi na po. Kaya ang buhay ng tao ay para lamang, katulad lamang din ng buhay ng hayop. Lahat tayo ay mamamatay at lahat tayo ay uuwi rin sa alabok sapagkat tayo galing sa alabok. Kaya ang aking dalangin, gaya nga po ng sinasabi ng ni Haring Solomon, ating tandaan na ang kamatayan ay mas mabuti kaysa, ang kamatayan kaysa buhay. Bakit po mga kapatid? Minsan kailangan ng isang tao na mawala. Minsan kailangan ng isang tao ay mamatay para makita po natin ang kanilang halaga. Pero ang aking tanong mga kapatid, anong gagawin niyo po ngayon sa mga oras nito? Hayaan niyo po ba sila na kailangan mayroong mamatay para maisabi mo po sa kanila? Ang akin nawang dalangin sa mga oras nito, sa tulong ng Panginoon, ipanalangin natin sa Panginoon na, Panginoon, tulungan niyo po ako na masabi ko po o maipakita ko po sa aking mga mahal sa buhay kung ano po ang gusto ko pong sabihin sa kanila. Ipanalangin din natin sa Panginoon na, Panginoon, tulungan niyo po ako na humingi ng tawad sa tao po na nagawan ko ng kasalanan. At ipanalangin din natin, Panginoon, turuan niyo rin po ako magpatawad sa taong nagkasala sa akin. Alam niyo po mga kapatid, ating tandaan, nakikita lamang ang halaga ng isang tao kapag patay na. Kaya aking dalangin, huwag natin pong hintayin na may mamatay
kaysa tayo po ay ipakita natin ang pagmamahal natin sa kanila. Kaya aking, bago po tayo magtapos, akin pong inaniyahan po ang aking mga kasamahan na atin pong pakinggan ang napakagandang mensahe po ng awit at ating namnamin ang mensahe. At sa tulong ng Panginoon ay tayo po ay kanya pong pagpapalain. Mayroon na akong nais sabihin sa iyo, na ibig sana'y aawitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito, ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Hapon ika'y litong-lito sa mga pangyayaring naririnig mo. Minsan ay tatanong mo sa sarili kung saan patungo ang buhay sa mundong ito. Gaya nga po ng awit, sa Panginoon ay meron tayong pag-asa na kahit sa kabila ng ating pong naranasan ngayon, na minsan ang ating pamilya ay hindi naman perpekto,
Minsan ay may mga hidwaan, minsan may mga tampuhan, at minsan ay may awayan, at minsan ang pinakamasakit ay may hiwalayan. Pero aking dalangin, mga kapatid, kagaya nga po ng awit na ating pong narinig, may pag-asa kung tayo po ay lalapit sa Panginoon. May pag-asa na kahit sa kabila na nangyayari sa buhay natin, na mga naririnig natin, na mga kalamidad, ang Panginoon ay nandyan, palaging gumagabay sa atin. Kaya ang aking dalangin, mga kapatid, na nawa po habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ibigay natin ang ating buhay sa paglilingkod at sa pagtatapat natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nandyan lamang na nais niya tayo na tayo po ay lumapit sa Kanya. Na kahit ano man po ang naging buhay mo noon, kaya kang patawarin ng Panginoon. Ang nais lamang po ng Diyos na gawin natin ay sumampalataya at humingi ng kapatawaran sa Diyos at magbalik loob. Naniyahan ko po kayo na kung saan man po kayo ngayon, sa mga nakakarinig po ng aming pong mensahe sa mga oras nito, mari po ba tayo pong manalangin at ipapanalangin ko po kayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, na dakila sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po na kagaya ng sinulat sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7 verse 1 hanggang 4 na ang buhay ay napakahalaga. Ang buhay ay napakaikli. Ang tanong, ano ang aming dapat gawin? Kaya o Diyos, gaya nga po ng tugon, na dapat habang kami po ay nabubuhay, turuan niyo po kami na maglingkod po sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na hanggat nabubuhay po ang mga mahal namin sa buhay, turuan niyo po kami na ipakita at ipadama at sabihin sa kanila na mahal po namin sila. Sa mga tao po na nakagalitan po namin o kasamaan ng loob, turuan niyo po kami magpakumbaba o Diyos at turuan kami na magpatawad po sa kanila. At sa mga tao po o Diyos na kami pong nagawan po ng pagkakamali at pagkakasala, turuan niyo rin po kami o Diyos na magpakumbaba at matuto na humingi ng kapatawaran sa kanila. Kung paano niyo po kami inibig o Diyos at kung paano niyo po kami pinatawad, ay maging kagaya nawa namin po kayo. Maraming salamat din po o Diyos sa buhay na inyo pong ibinigay po sa amin. Tunay nga po o Diyos na sa iyong kamatayan ay meron pong buhay na walang hanggan kung kami lamang po ay lalapit at sasampalataya sa iyo. Ito po aming dinadalangin at nawa po ipatawarin sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.